Antayin niyo. Mayroon kayong dalang sleeve. Hindi kong wala. Hindi ako nakabili. Okay lang. Total, pwede naman tayo mangyarang makasharing lang muna. Ito ang gagawin natin, no? 3 minutes, yung basic lang. Yung basic na tinuro natin, na sinabi, tinuro, sinabi ko, na yung munang gagawin yung pattern, yung 1, 2, 3, 4, for everyone, doon ka lang mag-ismail, doon ka lang mag-ano. Kasample ko na lang din. Tapos mag-round tayo ng isang round ulit, lalagyan naman natin ng konting basic pa rin na transition. Okay? Para hindi yung nag-pipemis lang tayo sa basic, kasi baka kung isang taon tayo dito, puro basic lang, wala tayo. Ibigayin mo ko lang muna. Kaya ganito kasi para kita nyo yung paano tayo. Kaya kung sumunod dito, kung sumunod lang ako dito. Kasi, ano ako eh? Biyari ko, di ba? Mahal yung binayad mo eh. Para sa itin ako. Sa down, sa ano ka eh? VIP. Yung setup na ito, teka lang, tuturo ko lang muna din ha. Una-una, siyempre, pag nasa drum set ka, kailangan alam mo yung pesto. Hindi lang ito pwede ron, pwede ron, tsaka hindi pwede mataas. Kailangan mababa lang, yung tama lang, hindi pwede hanggang dito. Kaya mababa, para yung bagsak. Hindi. Okay? Yun lang yun. So, siyempre, kaya ito lang ilagay ko muna, kasi ito lang yung basic muna eh. Yung mga yun, pare-pare na alis na lang yan. Papadagdag ng papagandang tunog. Pwede ka makakanta ng 1,000 kanta, kahit ito lang yung gamit mo. Totoo yun, di ba? Minsan nakikita nyo sa mga drama, sa mga grupo, ito lang yung gamit nila, pero ang gagandang tugtugan nila. Kasi ang totoo naman, wala namang chords talaga sa drums. Hindi ka tulad na, oh, nawala yung G, nawala yung F, nawala yung hindi, ganun. Kasi dito, pwede kang mag-C. Ito, C na yan eh. Yan yung mataas na chords. Kung gusto mo naman yung G, o yan, no, depende lang yung sa lakas. Nag-gets nyo, kuya? Nag-gets mo, kuya? Okay, so, yung basic na sabi ko, ito na ngayon. Yung first basic natin, yung 1, 2, 3, 4. So, kaya iba pala yung tunog niyan, pabal ko lang. Yung pabo, lagi nakalagay dyan. Kasi pag wala dyan sa baba, nakaangat yan. Dapat nakaganyan lang, dead lang. Okay, wala close. May nang tunog. Huwag mo nang lalagyan ng pressure, patong mo na lang para hindi ka nahihirapan. Tapos pag nalagyan yung pressure, baka papaano lang sa discarte mo, parang nakaka-distract. Patong mo na lang ako dyan, parang normal na, nakapatong lang sa rig. Patong mo dyan, tapos yung sinabi ko nga pala, yung paghawak, ano doon pa rin, no? Paghawak. Hindi ko yung panutunog. Maganda yung tunog yun, maganda yung palo. Kasi pag hindi, parang, di ba, okay na. Sisimulan ko na yung basic, ha. Ito yung paghawak. 1, 2, 3, 1. Sa 1, sasabay ko to. Mamaya, sa 4 na 4, sasabay ko naman to. Nakuha nyo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nakuha nyo, kuya? Madali lang, di ba? Parang gusto nyo na, nandali lang. Pag mabilis yung kanta natin, halimbawa mabagal lang yun ha, kasi ito yung mga pag-sample ng music eh, yung metronome, yung parang tik-tik-tik-tik, wala tayong ganun eh. Sa baga, kayo na lang ang magbabase sa bilis ng gusto mo. Kung halimbawa, slow lang, hindi slow lang muna tayo. Tapos mamaya, sa loob ng 3 minutes mo, kaya 4 minutes mo, ikaw naman yung, try mo naman yung mabilis. Sample, mabagal lang tayo. Yung bagsak, ayun ah, hindi yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, hindi gano'n, takit ng tunog. Ipil mo lang yung bitaw, ipil mo lang yung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, bibisan ko naman. O, diba? Parang kahit anong kanta, bagay yun, magagamit mo yun. Ngayon, dahil sa mas, ito na yung pinaka tricks o kaya tip. Huwag ka nalang magbilang. Kasi pwede naman yung, hindi ka naka-apat, tatlo lang yung nagawa mo. Tapos nakakalimutan yun, okay lang yun. Kasi yung kanta naman kasi, hindi naman lagi permis yung bilis niya eh. Hindi rin permis yung bagal niya. Kaya mas paganda yun, ang ibig sabihin lang doon, pandinig yung ginamit mo kaysa sa counting. No? Kasi talaga, ang musikero, pandinig ang gagamitin natin. Kasi sabi naman matatanda, di ba? Matatanda. Pakinggan mo, huwag kang magbilang. Mas madali mo matutunan pag pinakinggan mo yung tunog. Di ba? Kahit sa gitara, ganyan yung mga sabi na. Totoo naman kasi Dore, yung basulat ito, walang bilang. Kaya naman nagkaroon ng bilang dahil sa exercises. Okay, halimbawa may isang kanta. Ang kanta lang natin is slow. So, ito lang.
Wala, huwag ka na magbilang. So, alternate lang naman ang paa mo eh. Paa. Paa. Instead, kung mabagal yung kanta, edi ganun mo lang. Kahit mamaya pa isa. Madali sabi, itong paa at saka ang instead, ang pinapakanta mo. Ikaw na ang may sabi. Diba? Ito lang naman yung daloy. Pag mabilis yun, pwede naman. Kasi kung magbibilang ka, kasi ang advantage kasi na hindi nagbibilang pala, mas magandang makasabay. Kasi kung magbibilang ka, example, nag 1, 2, 3, 4 ako, ang kanta yung ang kanta nyo na. Parang babagsak ka na sa kasi 4 na, kailangan ibagsak mo na ito. Pero sa tos-tosin, hindi pa bagay na bibitaw mo na doon sa kanta. Nakuha nyo? Kaya, mas the best, ang bilang drummer, i-feel mo yung music, i-drive mo yung drums, bigyan mo ng lapat yung drum feel. Kaya kasabi drum feel, lalapatan natin ito. Kasi totoo lang, wala naman talaga nakagawa ng original na chords nyo. Nauna lang yung mga kumanta, kaya yun ang original. Pero kung ikaw ang nauna, ikaw ang gumawa niyan, ikaw ang original. O diba? Yun lang yung totoo dun eh. Kaya walang mali sa pagda-drums. Ang maganda lang dyan, maganda yung binibigay mo tunog para sa music. Kasi halimbawa, may nagpa-practice ng kantahan. Hindi pa narinig sa original o sino mang kumanta. Kaya sabihin na natin, invento nyo. Ikaw ang gagawa ng drums para doon. Walang mali yun, basta ikaw ang gumawa. Siyempre naman, kung yung kantahan is love song, medyo makadamdamin din yung mga kanat mo. Pero pag mga rock sila, medyo ano ka din. Ikaw yung gumagawa ng beat para doon. Yun yung drummers. Wala siyang kung nilang binabasigyan. Yung pinapanood natin sa YouTube sa mga ano, maganda yung kasi nakakuha na idea kasi ito original niya na. Pero tos-tosin, kahit di mo gayahin yun, kaya mo lang gawa ng beat yun para doon sa kanta na yun, yun yung drum feel. Yun yung tinatawag na signature mo, yun yung tinatawag na trademark mo. Na bagay yung tugtog mo na yun para sa kanta na yun. Nakuha nyo? Kasi nauna lang sila. Pero kung ikaw ang nauna, kayo ang gagayahin yun. Amen mo ba? O sige, ito na. 3 minutes, kung sino... 3 minutes, ang gagawin na natin, i-feel nyo lang yung paghawak sa stick, yung pesto ng paa, kasi siyempre, pesto ng paa, importante ganyan, tapos yung stick, parang bagsak, hindi magkakatamaan. Kaya nga sabi ko, pwede rin hindi kayo magbilang. Kahit mamaya mo na yung ngayon. Okay? Sa mga mag-gitara nga pala, si Efren tsaka ikaw ate. Tutok na kayo kay Gaso. Nagbayad na kayo? Pumunta naman sila sa cashier. Nagbayad na muna sa... Ah, kaya dalang. Kasi yung stage na ba? Yung kaya ko yan, dito na kayo compress. Kaya kung gusto nyo, pag ganun na lang. Okay lang naman eh, pag ganun tayo. Mabaya lang, paglabas daw nila, meron silang masibo. Okay na lang, unti lang natin. Ito ko una, si Kuya. Proper tayo ng stick, yung pesto, tapos yung pin, ipin mo yung palo, yung malambot. Hindi yung parang baklakan, parang ito lang, parang ganun. Okay? Isang round. Tuturo naman natin yung basic na muna para marami. Tuturo naman natin sa sunod yung transition. Ano ba yung transition? Yung mga... Okay, yun yung transition. Ito lang para may kasi kung magkakorus ka... Ito, transition din ko eh. Pag inaangat ko siya, hindi iba. Ibig sabihin, magkakorus na, diba? Isa napapansin nyo. Pag sabi ko rin, inaangat lang yun. Para kunwari, pataas na yung daloy ng kanta. Tataas na yung voice natin. Tataas ka rin. Hindi yung tataas yung lalaksan mo. Hindi. Yung ayun, tataas siya. Lalaksan mo rin. Hindi. Bale, yung pressure na binibigay mo sa umpisa hanggang tapos, parehas lang. Ang bababuhin mo lang naman doon,
yung mga tone, yung mga tone, yung maaaring mga, ibig sabihin yung mga, yung maaaring mga tunog. Maaaring mga tunog na pwedeng tumaas na yung tunog. Halimbawa, ganito. Ano ba? Ano yan eh? Mahina siya, di ba? Pagkat, paano siya nataas? Lalo sa mga, hindi. Pag nataas siya, tama sa mga. Pag dito naman, siyempre, mahina lang, yung malakas mo. Kasi ito, kung mo naman ito, mababa, okay na. Sa pa, mamaya bibigay ko yung hi-hat ay yung ride dito, yun yung chorus. Parang ganun din yung... Pero dito naman yun. Asa naman yung lalakas mo? Kasi mataas na yung kantahan eh, mataas high yun na sila. Okay, ate, kuya. Yeah.